Isang magandang umaga po sa bawat isa. Welcome to church. Happy Sunday po sa bawat isa. Sino po ang nagagalak dahil nandito tayo ngayon sa ating bahay-sambahan? Amen, we are. So, sa umagang ito, bigyan po natin ng papuri ang ating Panginoon. Meron po tayong another new sermon to listen to. Ihanda po natin ang ating mga puso. And ang pinaka-best that we can do before that is to worship the Lord. Alright, with an open heart. So, sino yung decided here to worship the Lord in spirit and in truth this morning? Amen. Lahat tayo. So, purihin natin ating Panginoon. Medyo hindi tayo puno, alright? Okay lang yan. Basta, pag kailangan pumalakpak, papalakpak tayo. Alright? So, palakpakan po natin ating Panginoon. Let's worship the Lord. Lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. Troubled times since you I see, put you first, that's all I need. Humble all I am, all to you. One way. Truth and the life, to live by faith and not by sight. For you, we'll live it all for you. You are the way, the truth and the life, to live by faith and not by sight. For you, we'll live it all for you. Made, I will rejoice and be glad in it. Amen. Praise church. This is the day you made. I'll rejoice and be glad.
is the day you made, and your mercies are new. Your promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a super. This is the day you made, and your mercies are new, your promise is true. This is the day you made, I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart. This morning, Panginoon, gusto naming magbalik, Panginoon. We want to leave everything behind, God. Kung ano man, Panginoon, yung nasa puso namin, Panginoon, na hindi nararapat sa iyong harapan, tuwarin po kami, Panginoon. Just want to come back to you, God. Thank you, Father. I don't wanna be familiar, treat it like it doesn't matter.
I don't want to lose the wonder of your presence. I don't want to come in tired. I just want to run in like a child, caught up in the joy and wonder of your presence. 'Cause I am coming back to first love, coming back to Jesus, coming back to you. No more going through the motion. You're my one devotion. I'm coming back to you. I'm coming back. I can feel a world of difference. Suddenly the room is shifting. I'm finding it again, the wonder of your presence. I don't want to leave communion, just want to be where you're moving, caught up in the joy and wonder of your presence. First love, coming back to Jesus, coming back to you. No more going through the motions. You're my one devotion. I'm coming back to you. Church is saying nothing. Nothing, nothing, nothing matters for me. You're all I need. Nothing matters for me. Nothing, nothing, nothing matters for me. You're all I need. Nothing, sing nothing. Nothing, nothing, nothing matters more to me. You're all I need. Yeah. Oh, I am coming back to first love, coming back to Jesus, coming back to you. No more. Nothing matters more to me. You're all I need. Nothing matters more to me. Nothing, nothing, nothing matters more to me. You're all I need. Nothing. With one voice we sing. Nothing, nothing, nothing matters more to me. You're all I need. Nothing matters more to me. Nothing,
Nothing, nothing matters more to me. You're all I need. Matters more. Sing nothing. Nothing, nothing, nothing matters more to me. You're all I need. Nothing matters more to me. Nothing, nothing, nothing matters more to me. You're all I need. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Come on, church. More than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. We worship you, Lord. Sige po, bigyan po natin ng malakas na palakpak po ang ating Diyos sa umagang ito. Basahin ko lamang po itong Psalms 100 verse 5.
For the Lord is good, His loving kindness is everlasting, and His faithfulness to all generations. Sa Tagalog po, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. No? Napakabuti po ng ating Diyos. It's almost half year na po, no? Sa nagdaang 5 months, sobrang dami na pong ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Hallelujah. Meron dito mga estudyante, dati iniisip mo lang kung saan ka kukuha ng pang-tuition, pero this year, ka-graduate ka na. And iba rito, nakapasa na rin ng board exam. Thank you, Lord. No? Iba rin po sa atin dito, no? Dati pinagpe-pray mo kung ano yung gusto mong work kasi nagka-pandemic, wala kang trabaho. Pero thank you, Lord, kasi meron ka ng magandang hanap buhay ngayon. And sa mga nagtayo po ng negosyo, no, alam ko po, pinag-pray nyo po talaga yan last year. Maliit man yan, malaki man yan. And alam ko po na marami po tayong season sa buhay natin ngayon. But regardless kung saan ka man sitwasyon ng buhay mo, isa lamang po ang totoo, patuloy po tayong maniwala at magtiwala sa ating Diyos. Dahil ang Diyos po natin ay dakila, ang Diyos po natin ay mabuti. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day. We pray, Lord, na patuloy namin maranasan, Panginoon, ang iyong kadakilaan sa umagang ito. We also pray, Panginoon, na talagang ikaw ang makita, ikaw ang mangusap sa bawat isa, Panginoon. We pray, Panginoon, na lahat ng tao na naririto, Panginoon, ay ibibless mo, Panginoon, even ang aming mga online viewers, Panginoon. Salamat din, God, Panginoon, sa aming speaker, Panginoon. Itago mo lamang siya, Panginoon, sa iyong likuran. And God, talagang mangusap ka sa amin, Panginoon. Gamitin mo siya, maitili, Panginoon, para maunawaan namin, Panginoon, yung mensahe na gusto mong iparating sa amin. We thank you, Lord. We love you. And we give you all the honor and praises to you, O God. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Wow, thank you Jesus, thank you Lord. Isa nga pong malakas sa palakpak muna para sa Panginoon. Thank you Jesus. Happy Mother's Day po muli sa mga nanay natin. And then sa June, Happy Father's Day naman po. Ano ho? Thank you Jesus. Happy birthday muna kay Kuya Art, ano po? Art ni Chua. Thank you. Tatay ni Arvin, happy birthday po. Nakakatuwa po yung kasipagan ng Chua, ano po? Si Arvin, unang nakakilala sa Lord, nadala niya yung mga kapatid niya sa Panginoon. Pagkatapos, naalala ko po, first time niyang nadala yung kanyang magulang, doon pa tayo sa Zion, parang first time po. Pero ngayon po, buong pamilya po sila ngayon, may kasama po sila na talagang ano po, naglilingkod sa Panginoon, sama-samang pamilya. And I believe ito yung pangarap natin, hindi lang ikaw yung makakilala talaga sa Diyos, kundi yung pamilya po natin. Kaya po, I invite you po talaga, no? This coming Wednesday, usapang pamilya. Sama po natin yung pamilya po natin this coming Wednesday. Pastor Danny Orquico and his family will minister to us. Maganda yung may mga youth gathering, couples retreat. Pero ang sarap po, no? Yung ganitong setting na magkakasama tayong pamilya at pag-uusapan natin, ano po, lalo na itong halos post-pandemic, ano po, na ano ba yung mga nangyari po talaga sa pamilya na kailangan po nating i-address? Okay? So, yun po yan plus anniversary na natin this coming Sunday. So, please invite your friends, ano po, yung pamilya nyo po, at the same time, yung mga outreaches natin. Siyempre, dito tayo mag-gather lahat. Okay? So, napakagandang gathering po niyan. So, basahin lang po natin to Habakkuk chapter 2, verse 2 to 3, very familiar passage. And the Lord answered me, write the vision, make it plain on tablets, so he may run who reads it. For still the vision awaits its appointed time, it hastens to the end, it will not lie. If it seems slow,
Wait for it. It will surely come. It will not delay. O sa Tagalog natin basahin. Ano kasi ito eh? Sagot kasi ito ni God kay Habakuk. Hindi niya maunawaan bakit nagpo-prosper yung mga taga-Babylon o yung mga tao nagpe-persecute sa bayan ng Diyos. Bakit ganun? Ano po? In spite ng maraming pangit na nangyayari, ano po? Sinabi niya lang sa Diyos at ito ang tugon talaga ng Panginoon. Ito ang sagot ng Panginoon kay Habakuk, isulat mong malinaw sa sulatang bato ang pahayag na ito para madaling basahin. Isulat mo muna ito dahil hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Ngunit, hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito. Kahit magtagal na konti, hintayin mo lang dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. I believe, ano po, ang problem natin, hindi lang yung may mga mali tayo sa buhay na kailangan nating ihinto, kundi meron din tayong mabuting mga bagay na minsan hindi natin na ipagpapatuloy. So, tingnan natin ito. Ang problema natin sa buhay, meron tayong magandang ginagawa, kaya lang nawawala tayo sa focus. Yung dati ka namang malapit sa Panginoon, anong nangyari? Dati ka namang masipag, naroon yung passion mo, anong nangyari? So, ang problema natin, paano natin i-refocus muli ang ating isipan para gawin yung maganda at talagang mga tamang ginagawa na natin? Ano po? Yun ang struggle po natin minsan. Paano talaga mag-focus? Okay? So, ito lang yung matandaan nyo po all throughout ng message natin, panalo na po tayo. Put your life back on track. Yun na po yan. Put your life back on track. Paano natin ibabalik ang ating sarili sa lugar at posisyon na tama at ito talaga ang dapat nating gawin sa buhay? Pray muna ho tayo. Father God, in Jesus' mighty name, we pray. Kung meron man kaming mga mabubuting ginagawa o talaga mga goals, pagkatapos nakakalimutan namin, tulungan niyo lang po kami, O Diyos, na balikan ito. Ang ganda nga ng inawit namin kanina, O God, na Lord, balik lang kami sa pagsamba sa iyo. Balik lang kami sa tamang ginagawa namin sa iyo. Balik lang kami sa tamang pag-ibig sa iyo, O God. And we believe everything will follow. So thank you so much, O God. Bless our time together, Panginoon. Kausapin niyo po kami individually. And then, Lord, we will act according to your word. Thank you so much, O God, in Jesus' name. Amen at amen. 5 months na po halos ang nakalilipas. Sa loob ng 5 buwan, ano yung mga bagay na isinet po nating goals o gusto talaga nating gawin, pero napansin natin yung ating sarili natin, parang ang layo na nung ginagawa natin sa mga balak nating gustong gawin sa buhay. Alam nyo po, ito daw yung matinding kalaban natin eh. Yung tinatawag na meron kang sinimulang maganda, pero along the way, totoo talaga eh, meron tinatawag na messy middle. Yung along the way, wala naman kasing goal na napakadali agad to pa rin, na walang problema na naabot mo yon. Along the way, ang ganda eh. Noong January, gusto mo magpapayat, mag-ipon, mag-put up ng ganito, buhayin yung ganito. Pero along the way, may mga nangyari po sa atin. Ang kalaban ho dyan, yung tabi na sabi nilang enemies of focus. Pag-usapan din po natin saglit yan. Kasi lahat tayo dadaan dyan eh. Bago ho natin ma-accomplish talaga yung mga goals na inilagay natin sa buhay. Okay? Maaring iyan yung problema mo, maaring iyan din ang problema ko po. Pero i-discuss lang ho natin para makabalik lang ho talaga tayo sa mga isinet natin mga bagay, especially para sa Panginoon. 5 kalaban ng focus. 1, the word distraction or distractions. Di ba? Again, sabi ko sa inyo, hindi ang problema lang natin is yung paano itutuwid yung mali, kundi yung paano natin ipagpapatuloy yung tama. Yung ang ganda ng ginagawa mo, pero ang struggle mo lang, paano ipagpapatuloy yan? Ang utak natin, ang bilis ma-distract. Ano po? Kahit nagwa-worship tayo kanina, ang dami lumilipad sa isipan natin. Kahit andito na tayo, naku, ang daming umaagaw sa ating isipan. Distractions. Minsan, ito yung mga priorities natin sa buhay, pero hindi ho natin nagagawa. Ano ho ba ang tama sa 2?
prioritize your schedule or schedule your priorities? Prioritize your schedule or schedule your priorities? Sunod po rito yung katulad ko po, hindi mo naman pinupuno ang schedule mo, pero nasusumpungan mo, punong-puno ang schedule mo. Ba't ganito? Parang, ang dami kong lakad. So yun po yun. We believe ang tama ho talaga dyan, schedule mo yung priorities nyo ho talaga. Kung ano ang mahalaga sa iyo, isulat mo. Pastor, paano natin malalaman ang priority ng isang tao? Malalaman natin ang priority ng isang tao depende paano niya ginagamit yung kanyang oras, paano niya ginagamit ang kanyang pera. Kung saan napupunta yung oras mo, yun ang priority mo. Kung napupunta na lamang sa maraming bagay, ang oras mo at pera mo, iyon ang mahalaga sa iyo. Minsan dyan nagbabanggaan eh. Sabi natin, priority natin yung pamilya natin, pero ba't parang wala sa schedule mo yung pamilya? Kaya ang maganda po is ganito, hindi po ang buhay natin parang bingo, punuan ng schedule. Ang mahalaga, isulat mo yung mahalaga sa iyo, ilagay mo sa schedule mo. Pag hindi isinulat, hindi magagawa. Kapag isinulat, hindi isinulat, mas lalong hindi maisa sa katuparan. Schedule your priorities. Saan na pupunta ang ating lakas? Saan na pupunta ang ating pera? Eh kaya nga po kung yung pera natin mas napupunta sa sasakyan, aba parang mas mahal pa natin yung sasakyan natin kaysa ating anak. Buti pa yung sasakyan, pinaliliguan yung anak, nanlilimahid. So mahirap po yun, mahirap po yun. Ano? So we need to schedule your priorities. Kaya nga, put your life back on track. Ayaw mo, minsan talaga sa totoo lang, ayaw mo rin naman na magulong buhay. Ayaw mo rin na kung ano-ano yung pinaggagawa. Yung pag tininan mo, ano to? Parang punong-puno naman. Ang dami, saan na napunta yung buhay po natin? Put your life back on track. Mabilis ka rin hubang madistract yung mamahalaga na bagay na overtaken ng mga hindi mahalagang bagay. We should recover our schedule. Kami po mag-asawa, basta Thursday, date po namin yan. Yung mga kinakaunselan ko po ngayon na mag-asawa, sasabi nila, gusto ko simpleng buhay, matagumpay na buhay. Paano natin gagawin yan kung wala kang oras sa asawa nyo po? Put your life back on track. Marami nagsasabi, ang mga healthy and successful kids emotionally ay ang mga tata, ay ang mga anak na nagkaroon ng quality time with their fathers po. Alam natin ang mahalaga, pero huwag nating hayaan na overtaken ng mga hindi mahalagang bagay ang totoong mahalaga sa buhay natin. Put your life back on track. That is number one. Distraction, isa yun sa number one enemy ng focus. Number two is the word disorder. Disorder. Disorder is pag pumasok na sa buhay natin, nawala na naman tayong disiplina. Malalaki na naman problema po natin yan. Sa una, may disiplina tayo. Kung gusto mong magpapayat, napakaingat mo pa kung anong kinakain mo. Ngayon, kahit ano na lang. Ano po, wag hindi bumabaka at buksan ng rep. Ano po, talagang kain hanggang sa tubig na lang ang matira. Minsan ang problem natin, lack of discipline will lead you to a life without focus. Kaya napakalaga, mag-focus po tayo, pero disiplinahin natin yung ating sarili. Sige nga, may konti lang po akong parang activity po sa inyo. Pwede ngayon, pwedeng pag-uwi ng bahay. Buksan nyo po yung bag nyo kung ano-ano ang nadyan. May rep, aircon. Sino sa inyo po yung aamin ang gulo ng bag niya? Sino po yung aamin po sa inyo, yung wallet nyo, punong-puno na ng resibo, ayaw mo pang alisin? Yun na lang po, wala sa order, wala sa ayos. Kaya nga po, lack of discipline will lead us to a life without focus. Simple lang po yan, simple lang po yan. Pero kumakatawan po yan sa buhay po natin. Ano ho? Sobrang, hindi ko alam sa inyo po kung sino nakakapagtrabaho ng maayos kapag magulo ang table niya.
merong pagkakataon, ayusin mo muna sa akin magtrabaho ng maayos. Kasi ang ganda-ganda po yung utak natin, yung isipan natin, nakukondisyon din po na magtrabaho po ng maayos. Nilagay ko lang po dito, nawawala tayo sa focus again kapag ang buhay natin ay walang disiplina. Walang disiplina. So, ayusin po natin yan. Number one is distraction. Huwag nating hayaan yung mga goals and priorities natin ma-overtaken ng mga bagay na hindi naman ganon kasing halaga. And number two, disorder. Huwag tayong papayag na wala sa ayos yung ating buhay. Disiplinahin natin. Kaya nga, self-leadership is napakaganda po niyan. Bago natin po i-guide yung iba, i-guide lang muna natin yung sarili natin. Put your life back on track. Kung gusto natin bumalik sa ayos ang buhay natin, ano po, talagang ayusin natin. Number three, delay. Ito yung problem eh. Nag-set ka ng goal, ito yung gusto mong mangyari sa buhay, kaya lang hindi dumating sa oras na inaasahan mo. Delay. At yung delay na ito, nawawala tayo sa focus. Dapat this time, may ipon na akong ganito. This time, dapat ganito na kami. This time, dapat tapos na ito. Eh, may mga delays po talaga sa buhay. Hindi nangangahulugan, ano po, na may mga delays sa buhay, titigil na po tayo. Maaring na-delay yung pag-aaral mo, kailangan mo mag-summer. Mag-summer ka lang. Idiretso mo pa rin. Kasi ang goal mo naman ay hindi matapos ng mabilis, kundi matuto. Amen? So may mga delays talaga, may mga in-schedule ka na hindi natutupad sa takdang oras. Pero huwag kang tumigil sa maganda at nais mong gawin. Again, kahit may mga delays, pwede mo pa rin gawin ang mga mahalaga sa buhay. Maaring hindi pa tinutupad ng Diyos ang ating mga panalangin, maaring hindi pa tinutupad ng Diyos yung mga gusto nating gawin, pero diretso lang. Huwag mong kalimutan yung mga goals at mahalagang bagay sa buhay po natin. Okay? So, put your life back on track. Akakainis kasi. Hindi po ba yung kung sa takbuhan, wala ka na sa linya eh. Eh, limang buwan pa lang ngayon, hindi pa natatapos ang 2023. Limang buwan pa lang ngayon. Pero yung limang buwan na yan, kung nasa ayos ang buhay natin, marami tayong pwedeng ma-accomplish. Ang 365 days ay napakalaking oras at panahon para maka-accomplish ng maraming bagay. Okay? Number four, ito yung mahirap, discouragement. May goal ka, may gusto kang gawing mahalaga, pagkatapos merong setback na tinatawag. May nangyaring hindi maganda, biro mo, nag-iipong kami, nagkasakit sa pamilya mo. Nag-aaral kang mabuti pagkatapos nagkaroon ng problem yung magulang mo. So paano mo gagawin yung mga mahalagang bagay kapag meron ng mga setbacks sa buhay? Ang setbacks is mga kabiguan, pagkatalo, pagkalugi, na we believe part naman po yan ng buhay. Hindi natin maiiwasan. Sabi niya natin po, problema. Hindi ko alam kung matutupad mo ang isang bagay na hindi ka dumaan sa problema. The reality is promotion is prerequisite to your promotion. Lahat ng maabot natin, dadaan tayo sa problema. Okay lang malungkot, pero huwag hindi magpapatuloy. Katulad ngayon, maraming disappointed. Lamang ang Lakers, nalalamangan ng Lakers. Sumilip ako kanina, nalungkot ako, pero nag-worship pa rin ako sa Panginoon. Ano po? Ang lalakas nitong Denver na to. Ano po? Denver Chicken McNuggets. Ano po? Ang lakas po niyan. Totoo po yun, may mga kalungkutan, pero do not allow yung kalungkutan natin at kabiguan natin na hindi tayo magpatuloy sa buhay. Meron kami mga kausap, meron po tayong mga kakilala, ang galing-galing, ang husay-husay, nawala yung passion, ayaw nang kumilo sa buhay, nawala yung why. Galing-galing nito, oh. Dati ang sipag-sipag nito. Dati, ang tindi niyan. Ano nangyari? Hindi kinaya yung mga setbacks at kalungkutan sa buhay. Alam niyo ho, ang mga problema, do you agree, diyan tayo pinapatalino ng Diyos? Ang mga problema ay bahagi lamang ng kaloob ng ating Panginoon para kapag naabot na natin ang isang bagay, nakita natin,
hindi talaga sa sarili nating lakas kaya nagagawa natin isang bagay, kundi dahil sa Panginoon. Ito, gusto ko lang po itong ano, ito, huwag niyo itong kalilimutan, ha. Napakaganda kasi. Kapag may maliwanag kang focus, kapag may maliwanag kang vision, tingin mo mangyayari po. Kapag may maliwanag na focus at vision, meron kang kakaiba o magandang interpretation sa lahat na nangyayari. Kapag hindi maliwanag ang vision, kapag hindi maliwanag ang focus, kutakot-takot, napaninisi, hindi magandang bagay, madalis mainis, mabilis mabugnot, mabilis sumuko. Pero kapag maliwanag yung focus mo, hindi kaya-kaya nangyayari ito, tinutupad na ng Diyos ang kanyang pangako. Parang kay Joseph, iaangat siya ng Diyos, inilubog siya ng kanyang mga kapatid sa balon. Anong paniniwalaan natin? Yung sitwasyon mo o yung sinabi ng Panginoon? Maaring sa tingin ni Joseph, unti-unting naglalaho ang pangarap ko. Pero sa Diyos, Joseph, unti-unti ko nang tinutupad ang pangarap mo. Kaya kung may problema ka sa umagang ito, maaring papunta ka na upang maabot mo ang pangarap na inaasa mo. Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Kaya nga minsan, masakit din yung may problema, pero Lord, magandang laban ito. Hindi ko kaya na maabot ang success nang wala malang dinaan ang problema, baka ang yabang ko. Yung nakuha mo ang isang bagay, umasenso ka, wala ka malang dinaan ang hirap. Tayo na po yung pinakamayabang. Kaya nga masarap po yung mag-set ng goal na kapag hindi ka tinulungan ng Diyos, hindi matutupad yun. Mag-set ka ng mga goals na maliban na samahan ka ng Diyos, tulungan ka ng Diyos, hindi mo magagawa yun. Ang problem sa mga walang vision po at hindi maliwanag ang focus, pangit. Pero sa isang taong may maliwanag na vision, may maliwanag na focus, ang lahat ng bagay ay nangyayari dahil sa Panginoon. Tingnan mo ang problema ng pagkakataon to build our character at maging matalino sa buhay. Alam niyo po bang success without character is dangerous? Mapanganib at delikado yung tagumpay na hindi po tama ang character po natin. Sometimes, bago buuin ng Diyos yung ating mga pangarap, ang ibibuild muna niya sa atin is character. Kasi ang bilis po natin ang bilis po natin, pag may problema, tiwala sa Diyos, pag wala na, super easy, go lucky, parang ganyan lang po. Gusto ni God matibay yung pagtitiwala po natin sa Kanya. So, any discouragement na meron ka ngayon, lalo na sa mga nagnegosyo, no? Ang hirap. Yung sa una, susuportahan ka ng lahat. Bandang huli, wala nang bumibili. Anong gagawin natin? Kaya yung pagiging resilient mo, dyan binubuo ng ating Panginoon. Kaya nga, sa mga may sinusubukan, sa mga may inaapakan na mga pangarap, huwag lang pong susuko po. Okay? Thank you, Jesus. And then number 5, na kalaban ng focus, doubts. O mga doubts. Yan ang pinakamahirap. Yung nawalan ka ng tiwala sa sarili, hindi ko talaga yata kaya, wag na lang. Wag nang tuparin yung goal na yan, hindi talaga kaya. Baka talagang mahina tayo. Baka pang maliit talaga ako. Baka hindi talaga ako para dyan. Pag pumasok na yung doubt sa buhay natin, ano pa yung gagawin mo sa buhay? Eh, ikaw nga mismo, hindi ka naniniwala sa sarili mo. Paano pa maniniwala ang ibang tao sa iyo? Sino ho rito ngayon gaganda ng pinakikita sa iyo ng Panginoon pero para nagdududa ka? Hindi po ba? Nakakatuwang isipin, sa totoo lang po, minsan paayaw ka pero ang Diyos nagsisimula pa lang sa buhay mo. Minsan paatras ka pero si God pasugod sa buhay mo. Hindi ba? Yung minsan gusto mong bumaba, ayoko na, pero si God, pilit ka pa rin inaangat. Sobrang galing ng Diyos. Napakadali para kasi sa atin ang mag-quit. Yung parang wala na lang inaalala, pero pinakamahirap na buhay yung walang inaalala. Pinakamahirap na laban ng buhay yung wala kang inilalaban. At minsan yun ang pangarap ng marami sa atin, yung wala nang pinoproblema. Gusto mo talaga mawala ng problema? Sabi sa katabi mo, gusto mo talaga mawala ng problema? May solusyon ang Praise Church dyan. Pakuha ka na sa Panginoon. Iyon ang isang buhay na walang problema. Ang langit ay isang buhay na walang karamdaman, problema. Ang problema ko lang sa iyo, ayaw mo naman. So mga kapatid, talagang may laban hanggat nabubuhay. Tinampan natin to, ha.
maniwala ka sa Diyos na naniniwala sa iyo. Believe in God who believes in you. Galing ni God, ano? Si God sobrang tiwala sa atin. Sobrang tiwala. Ano po? Minsan kulang lang tayo ng ano po, ano, ng lakas ng loob. Kulang lang tayo ng talagang konting encouragement po. Uusad na agad yung buhay po natin eh. Merong mga pagkakataon, sige lang, hayaan mo muna ng ibang tao ang maniwala sa iyo bago ka totally maniwala sa buhay mo. Pero sinasabi lang natin, sana pagdating ng panahon, maniwala ka na rin naman talaga. Hindi naman yung humility yung, wala po ako magagawa eh. Hindi ko po kaya. Ay, ang humble naman ito. Wala po akong pera. Uy, ang humble naman ito. Hindi po humbleness po yun o humility po yun. Ano po? Hindi po tama yun. By the grace of God, we believe Philippians 4:13, we can do all things through Christ who give us strength. Marami dito, hindi mo naman talaga kayang subukan sa una eh. Pero ngayon, no? Nung meron tayong dinevelop na farm, 1,000 square meter, tambakin pa lang nito, sabi ko, naku, 3 years to 5 years siguro to bago mapatambakan. Pagkatapos, Lord, paano ko po ito i-develop? Parang ganyan, something na ganyan. Pero hanggat mo palang inaapakan, wala ka pala talagang mapapatunayan. Doon ko po nakita yung revelation, ang Diyos ang nagdudugtong, simulan mo, tutulungan kita. Apakan mo, sasamahan kita. Can I hear amen? Lahat ng may sinusubukan dito, susuportahan ng ating Panginoon. Yung mas malakas sa palakpak, ibigay natin sa Diyos. Huwag kang magduda, even yung mga pangako na tinanggap mo sa liwanag, huwag mong pagdudahan sa dilim. Sobrang tinanggap mo, ang ganda ng revelation, ang ganda ng devotion mo, nung dumadaan ka na sa problema, bakit pinagdududahan mo ang salita ng ating Panginoon? Ayoko po itong makalimutan, pero kasi ang ganda-ganda eh. Yung sitwasyon mo, hindi kayang baguhin yung katotohanan. Pero yung katotohanan na meron sa Diyos, kayang baguhin ang sitwasyon mo. Feeling mo ngayon, para ka nag-iisa sa sitwasyon mo. Feeling mo lang po yun. Ang totoo, kasama mo ang Diyos. Feeling mo, luging-lugi ka, natatalo ka, pero ang totoo, you are more than conquerors through Christ Jesus. Can I hear amen? Kaya nga napakahalaga, niyayakap natin ang katotohanan, lalo na sa dilim. Lord, magandang laban ito. May mangyayari. Okay? So, ito yung lima. Ano po? Distraction, disorder, delay, discouragement, doubts. Lahat po yan mahirap. Pero kaya pong mapagtagumpayan sa biyaya ng ating Diyos. Hallelujah. Kapag hindi mo alam, ito yung problema, kapag hindi maliwanag yung focus at vision natin, ang focus at vision ng ibang tao ang susundin mo. Alam nyo po, testimony lang, dyan po ako napahamak. Masipag po ako mag-aral, lalo na nung kinder. Bago ang shoes, bago yung ganito. Hindi po, medyo masipag naman talaga tayo mag-aral. Pero nung high school, napasama ako sa mga kick-out. Walang focus, walang vision. Naiingit ako sa mga nagkakating. Ano po? Tumatawid sa pader, nagninigarilyo, umiinom. Parang naiingit ako. Alam nyo, doon nasira yung buhay ko. Pag tetracing ko po, napasama ako sa walang focus. Napasama ako po sa mga taong walang vision. Alam nyo ho, mahirap yung nabubuhay ka at the pleasures of other people. Yung natuwa sila na naisama ka sa kanilang kalokohan, naisama ka nila sa walang gustong gawin sa buhay. Kaya nga po sa mga kabataan po natin, piliin nyo yung huwag lang masayang kasama, kundi yung kasama na natututo ka, gumagaling ka, tumatalino ka, lumalalim ka sa Panginoon. Kung ang buhay natin is pasayahan lang, edi dapat nasa clown na lang tayo palagi, ano po? Pero ang kailangan natin is maging matatag sa buhay dahil alam natin, marami tayong kakaharapin at kapag hindi ka naghanda ng mas maaga, delikado po ang bukas na meron po tayo. Kaya mapalad yung mga kabataang narito ngayon, ano po? Napakapalad ng bawat isang magulang na ang mga anak mo andito ngayon, katuwang ang simbahan sa pagbuo ng pangarap na meron ka. Ano po? Maaring minsan niya, yung mga hindi mo natupad na pangarap, yung mga anak mo ang gagawa eh. Kaya no wonder po, nakapagtataka, tingin mo, ang kaling-kaling ng anak mo talaga. Eh ganun ho talaga dapat, pagaling ng pagaling, hindi yung pahina ng pahina. Hindi yung nakatapos ng grade 6 ang tatay mo, ikaw grade 5, yung apo mo grade 4. Parang paatras ang buhay. Dapat paangat ang buhay. Can you hear amen? O yung mas malakas uli na palakpak, ibigay natin sa Diyos.
Konting reflection lang, konting reflection before we end this. Ano po? Sa nakalipas na halos 5 buwan, ano ang iyong pinagagawa? Alin doon yung talagang focus at vision mo sa buhay? 5 months. Sa nakalipas na 5 buwan, ano na yung mga na-accomplish natin? Ano na yung mga nagawa po natin? Halos 150 days din po yan, ano? Ang laking bagay niyan. Malaking bagay na po yan. Mahabang oras na po yan para may mangyari po sa buhay po natin. Balikan lang ho natin, ang ginagawa ko ba ay yung mga bagay na talagang gusto kong gawin? O yung mga bagay na ginagawa ko, is ito yung gusto ng barkada ko? Naisip ko lang, hindi naman talaga iyon ang mahalaga. Okay? Balikan ko lang ho itong passage na ito. May mga delays na nangyari kay Habakuk, may mga discouragement. Ang ganda-ganda ng plano ng Diyos sa Israel, pero bakit sila alipin, ani nila, kinukuha ng ibang tao, binubuli sila. But still, mangarap ka pa rin, kumilos at gumawa ka pa rin. Kaya nga sabi ni God, isulat ng malinaw sa sulatang bato ang pahayag na ito para madaling basahin. Isulat mo muna ito dahil hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Ngunit hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito kahit magtagal ng kaunti, hintayin mo lang dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. Kung magsusulat po tayo ng goals ngayon, kung magsusulat po tayo ng mga for the next 6 months or 7 months, ano yung i-consider po natin sa pagsaset ng mga goals? Ito po yan. Piliin mo ang laban na may malaking pakinabang. Hindi lahat ng problema sinosolve. Yung problema na parang, ano ba ito? Parang wala namang sense to. Ano po? Napakahalaga, piliin natin yung laban na may malaking pakinabang. Halimbawa, kung ang problema ko, ang iingay ng kapitbahay ko, lagi nagbibidyo okay. Sinumbong ko kay kapitan, kinausap kong isa-isa, miyat-miya, ganun na naman. Hindi kaya ang laban na kailangan mo is mag-ipon ka para ka makalipat doon sa subdivision na tahimik at sarili mong bahay. O kaya naman, bigyan mo tigisang earphone yung ano, mga kapitbahay mo. Ay, huwag niyo na kayo magpatugtog ng malakas, mag-earphone na lang po kayong lahat, mag-invest ka. Minsan, pag trinobleshoot mo, yung bagay na walang malaking pakinabang, lugi ka. Ewan ko lang kung ano, pag tumatanda na yata tayo, talaga pong naiiba na rin yung takbo ng isip natin. Every Saturday, nasa Magna Prime po ako, and I asked Derek Tan, this coming anniversary din natin, mag-short testimony lang kahit mga 10 minutes. Inask ko rin si Calvin Cuevas, ano po, na mag-testimony ng at least mga 10 minutes to inspire and encourage our people. Alam mo, sabi ni Derek kahapon na nag-uusap po kami, Pastor Loy, ang naiisip ko na talaga ngayon, yung legacy. Ano ba yung pakinabang ng mundo sa akin? Bakit ako nabuhay? Yung ano yung pwede kong iwanang mahalaga? Ang sarap yung ganun, ano yun, natapos mo na yung goal mo, ang iniisip mo naman ngayon. Ngayon po, ano, napapatulong siya sa akin. Sabi niya, Pastor Loy, baka may mga magagaling na artist sa praise. Yung kung may mga companies o mga hotels na gustong papinturahan at mag-drawing, mag-create ng arts, gusto niyang ano, tulungan yung mga artists. Kasi hindi po ba ang problem natin? May magagaling na inventors, hindi nasusuportahan ng government. Huwag ka talagang aasa po, ha? Tumulong na lang tayo sa government. So sinasabi natin, hindi ba ang sarap ng ang itsura ng buhay natin habang tayo tumatanda, tumutulong na lang po tayo sa mga tao na medyo may pangarap pero kakaunti ang laban. Medyo mahirap ang laban. So kaya nga po, ano, ganyan ang magandang buhay. Meron daw po nag-speak nung graduation sa Ateneo, ganito raw po ang pagkakasabi. Tayo na mga pinagkalooban kahit papano ng kaunting kayamanan o biyaya sa buhay, tulungan naman natin yung mga taong walang-wala para magkaroon ng magandang laban sa buhay. May masisipag mag-aral kung ang kulang lang pabaon. Ang hirap, ano, nag-aaral ka na, nagwo-work ka pa para sustentohan yung pag-aaral mo at pamilya mo. Iyan ang hahanapin natin para tulungan.
Yung mga may hirap pero nagsisikap, mahihirap pero may pangarap, mahihirap pero hindi tinatanggap ang kahirapan na alam nila pansamantala lang yon. Can I hear amen? So, labanan natin yung magandang laban na may pakinabang. Kaya mahirap po yung marami tayong ginawa, pero ano naka-amplis? Ano yung epekto? Ano yung susunod na mangyayari sa buhay? Sana kapag nangangarap ka, yung pangarap mo, ang daming taong natutulungan. Sana pag nangangarap ka, hindi yung nakikita mo lang ang sarili mo, ang taas-taas ko na, ang yaman-yaman ko na sikat na ako. Hindi po mataas na pangarap yon. Ang mataas na pangarap ay ang pangarap na naitataas ang pangalan ng Diyos at nakatutulong sa mga tao na maiba ang buhay. Can I hear amen? Pag pumasok ka sa praise church na wala kang pangarap, hindi pwedeng lumabas ka na walang pangarap galing sa Diyos. Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Oh, mabilis lang to, mabilis lang ho ito. Pag na-identify mo na ano ba talaga yung gusto mong gawin for the next 7 months o sa mga sa susunod, ganito lang muna po ang prinsipyo. Mabilis lang, isulat mo. Pag tayo nagsusulat, gumagana ang utak. Wala pong writer na nakabuo ng book na hindi nagsulat. At wala raw po silang nabubuo na book po nang hindi sinisimulang magsulat. Wala raw po silang naiisip hanggat hindi sila nagsusulat. Kaya nga, isulat mo ng maliwanag. Mga kapatid, magsulat ho tayo. Ako po ito ang isang kayamanan ko at matindi ko pong sandata ngayon yung pagsusulat. Sabi ko nga sa Lord, Lord, kung meron man pong hihilingin lang ko, lambing lang sa iyo, sana ho, hanggang sa pagtanda ko, kaya ko pong magsulat. Isulat po natin. Ang brain natin mas nagpa-function kapag nagsusulat tayo kahit sa computer, kahit sa notepad, o anything, ano po. Huwag mo lang masusulatan yung mga pader ng kapitbahay mo. Mapapaaway ka, ito ang vision ko. Ano mo, mawala kayong lahat. So, isulat po natin. Isulat mo sa devotion. Ako po kasi merong notebook na weekly preview ang tawag ko po. Binabalikan ko po lahat po ng nangyari pagkatapos. May preview, may overview akong gagawin po naman for next week. So, isulat mo lang. Ito yung utos ni God kay Habakuk. Isulat mo ngayon yung pangitain. Isulat mo kung ano yung nakikita mo. Nakikita mo ba makakaipong ka sa taong ito? Isulat mo. Nakikita mo bang makatatapos ka sa taong ito? Isulat mo. Nakikita mo ba na makapagpo-put up ka ng business? Isulat mo. Nakikita mo bang ang life group mo, babalik ang sigla nito at yung kagandahan? Isulat mo po ito, isulat mo. Sabi natin lahat, isulat mo. Pag hindi mo maisulat, itaktak mo na lang. Ano po? Oh, number two, liwanagin mo. Napakaganda, maliwanag po yung vision po natin, specific. Kaya nga po yung mga goals daw, hindi po nagsisimula sa, I will do my best to become a good father. Hindi po yun. Ilagay mo, kailan kayo magde-date ng anak mo? Gusto ko maging strong ang pagsasama ng aking asawa. Hindi. Isulat mo. Kailan kayo lalabas ng asawa mo, mag-uusap, mag-encourage po sa bawat isa. Liwanagin mo lang. Kasi mahirap eh, pag malabo po yung isinulat natin, hindi rin po gagana. Liwanagin po natin sa buhay. Katulad ng gusto mo makapag-save, magkano yung gusto mong i-save? Kung gusto mo makapag-save ng pag-aaral ng iyong anak ngayon pa lang, magkano ba yung tinatarget mo? Liwanagin nyo po. Isulat, and then liwanagin. Talagang ano lang, ayusin lang natin. Isipin. Then number three, lakaran mo. So he may run who reads it. Naisulat mo, maliwanag, apakan mo, lakaran mo, gawin mo. Kaya nga maganda po, yung mga goals natin, either nasa table mo, o meron ka po talagang bulletin board, nakikita nyo po. Nakaka-remind po yan eh, na gawin po natin yung mga itinakda po nating bagay sa buhay po natin. By the way, mga kapatid, marami nagsasabi, huwag ka raw po magsaset ng goal ng sobrang dami. Although, are you aware na may 8 hanggang 10 tayong aspect sa buhay natin na dapat po tayong nagseset ng goal? Hindi ka lang naman kasi si asawa, ikaw ay tatay, empleyado o business owner.
kasama yan, may emotional, may intellectual, pero at least one man lang. Nagsulat po ako after may 50 years old po. After 50 years old ko pala po, o 50 years, meron pala akong 7 big responsibilities. My responsibilities, my priorities, my goals in life. Number one, first and foremost, I am a child of God. Hindi po appointed son of God po. Iba po yun, ha? Hindi po ako ano, hindi po ganun. I am a child of God. That is my responsibility. Because I have a relationship with my God, anong dapat kong ginagawa? I want to become intimate with God by spending time, quality time with them at least 1 hour a day. Yung mga ganyan man lang po. And then, second responsibility ko po, priority and goal in life is, I am a husband to my wife. Yun po yun. And then tatay ako sa aking mga anak, pangatlo po yun. Pang-apat, pastor ako sa praise. Pasensya na po, pero pang-apat po talaga sa yung praise. Kasi kung wala po akong relationship kay God at napabayaan ko ito, anong dadaloy para ako maging mabuting asawa? At kapag hindi ako naging mabuting asawa, paano ako magiging mabuting tatay? At kapag hindi ako naging mabuting tatay sa mga anak ko, paano ko pagpapastulan ang praise church? Nilagay ko po doon, I am a pastor and then I am also a mentor. Ngayon po at least minimum of mga 24 pastor in a month na nako-coachan ho natin ng kaunti. At least once a month. Pagkatapos chaplain din pala tayo ng company sa Magna Prime. And then huli lang yung farm owner or I am a farmer po. What is your responsibilities? What is your priorities? Doon nyo po iset yung goal po natin sa buhay. May natututunan po ba kayo? Okay? Dapat ikaw mismo natutuwa sa vision na gusto mong gawin. Kung hindi mahalaga sa iyo, hindi rin ito mahalaga sa ibang tao. Merong pagkakataon sa ganda ng vision mo, pati ibang tao gustong suportahan ang vision mo. Hindi ko nga po sinabi dyan na ano po, ano, clear vision lang. Ang dapat daw po word, compelling. Yung pati mga ibang tao, wow, grabe. Eh ngayon po, kinukwento ko ang praise church, kahit papano po, magpapabaon po tayo sa mga estudyante. Pag kinukwento ko lang po ito, ang dami na nagsasabi, Pastor, sama ako dyan. At kahit po hindi pa ho ito, ilo-launch pa lang natin, sinisimula natin as a family. May mga bata ho tayo ngayon na pinababaunan kahit maliit lang, piso, ano po. Pagkatapos, yahagis sa inyo na lang yan. So, ganun lang po. No? Sana ang vision mo, napakaganda, napakalaki, na kahit ibang tao nayayanig sa mga bagay na gusto mong gawin para sa Panginoon. Amen? Okay, so number 4, after na lakaran po natin, orasan mo lang, kailangan may timetable. Ano po? Kailangan may timetable. Sa mga mag-aasawa po, ano? Maglagay kayo ng projection for the next 5 years, may ipong kaming ganito. For the next 5 years, maaring nagsisimula na kami na makapag-put up ng business. For the next 5 years, dahil may business kami, makakaipon na kami pambili ng lupa at sarili naming bahay. Orasan lang po natin. Pero kahit ngayon lang taon na ito, by December 31, ano yung pwede nating balikan na nagawa po natin? Orasan mo, kapag walang oras, kapag wala kang timetable na inilagay, hindi po gold po yan. Number 5, tiyagain mo. Nako, ito yung pinakamahirap gawin, tiyagain mo. Lalo na kapag yung 5 enemies of focus, kinakaharap na natin, pero tiyagain mo lang. Huwag kang hihinto. Walang masyadong bumibili. Isipin mo paano mabibili yan. Meron pa akong sinyerang isang ano natin, isang negosyante natin. Sabi ko lang sa kanya, sabi ko, anak, hindi naman akin to, ha, napakinggan ko lang. Kung meron kang tinitinda ngayon o anything na ino-offer, meron pong isang key, satisfied your customer. Kapag nagustuhan ng customer yung product mo, hindi na issue yung pera na ibabayad sa iyo. Kasi ang babalikan, yung serbisyo mo, hindi yung produkto mo. Kaya napakaganda yung mga products natin, ang tigi natin, service. Yung halimbawa, yun nga po, ano, halimbawa, nag-usap nga kami ni Pastor Boy, kung ang fire extinguisher po talaga, ano, pag in-spray mo sa bumibili, nawawala yung bumibili. Ano po? Ang galing, hindi lang pala apoy ang nakakatupok nito, pati yung taong bumibili. Kasi hindi mo makikita yung loob, eh, pwede mong dayain. Kasino na ba yung sumobra kaysa may kulang?
Kasi yung kulang, yun ang matatandaan ng mga mamimili. Kaya nga, satisfied your customer. Pag yung customer mo na satisfied sa'yo, hindi po lilipat yan sa iba. Tingnan mo yung mga bumibili sa Apple na product. Bakit kahit mahal, pinipilahan? Bakit kapag bagong launch, gusto nilang palitan? Kasi nasasatisfied nila yung gusto ng customer. Huwag tayong mandadaya, gawin natin ang tama. Amen? Tiyagain mo lang. Tiyagain mo lang. Yan pa rin ang sikreto. At syempre, ang huli, tapusin mo. Marami rin po akong isineset na goals na hindi ko natatapos. Nangarap po ako na mag-launch ng book on my 50th anniversary, birthday, pero hindi ko po nagawa. Pagkatapos na-realize ko po, syempre, part of it is na-distract tayo, maraming factors, pero at the end of the day, it is my problem. Hindi yung outside forces, kundi yung personal discipline ko po. Pero definitely, babalikan ko po at tatapusin ko po yun. Nangangarap po kasi ko na mag-put up ng book at yung mapagbibilan, pampaaral ng mga estudyante at tulong sa mga nag-outreach. Gusto ko pong ganun eh, kasi naniwala ako magandang laban po yun. So, tapusin mo. Kahit magtagal ng kaunti, hintayin mo lang dahil tiyak na mangyayari sa takdang panahon. Ito po ang natuklasan ko. Kapag wala kang sinimulan, wala kang matatapos. Kapag wala kang sinimulan, wala kang matatapos. Pero definitely kapag may sinimulan ka, kapag may ginawa ka, may makikita ka. Sana pagdating ng December, kaya mong sabihin ito. Ito ang sinimulan ko. Ito ang natapos ko. Sana kaya lang nating sabihin yan. December 31, kaysa naghihintay ka ng paputok, bam, naputukan ka pa. Diba ang sarap? Sulat lang natin. Ito ang sinimulan ko. Ito ang natapos ko sa tulong ng Panginoon. Kung wala kang maliwanag na focus at vision, dadaan lang ang mga araw, walang nagbago sa buhay natin. At ang pinaka-nakakainis sa buhay, yung walang nangyari sa buhay po natin. Ang nakakainis na buhay, yung wala man lang tayong naabot sa buhay. Regardless, kahit nasabi natin nalugi ka, nalugi ka kasi may sinimulan ka. Yung iba hindi nalugi kasi walang ginawa, wala silang natutunan. Kahit nasabing bumagsak pa yung negosyo mo na yan, mas matalino ka ngayon at magsisimula ka ngayon, hindi sa zero, kundi sa karanasan. Ang hirap kaya magsimula ng wala man lang karanasan, wala man lang katalinuhan na pwedeng pagbatayan para sundan at gawin ang magagandang bagay sa buhay po natin. Put your life back on track. Sino dito ngayon napansin mo sa sarili mo, uy, parang lumalakad lang ako pero wala akong maliwanag na pinupuntahan. Uy, parang gumigising lang ako bawat umaga pero wala naman akong parang dapat tapusin sa buhay. It's about time, mga kapatid, put your life back on track. Tayo po tayong lahat. Thank you, Jesus. Isa po sa matinding pinagpapasalamat natin sa Panginoon, ang Praise Church, nagsimula siyang maliit, pero natuto siyang mangarap. Tinitingnan niya yung CCF, tinitingnan niya yung BCF, lahat ng malalaking simbahan po. Hindi pa tayo ganun, pero sang araw magiging ganyan din kami. Natandaan nyo yon, lagi natin dinideklara, nagsimula tayo sa maliit, hindi tayo mananatiling maliit. Nagsimula tayong kakaunti, hindi tayo mananatiling kaunti. Nagsimula tayo sa sulok, hindi tayo mananatiling nasa sulok. And that is the declaration of our faith. Every time na dinideklare mo ang faith mo, iyan ang susuportahan ng Diyos. Kung walang declaration, walang manifestation, wala tayong makikita na nangyari po sa buhay. Tsaga-tsaga lang mga kapatid, problem is part of our ministry, of our life. Pero mahirap yung hindi ka nagtsatsaga. Mahirap yung hindi ka nagpapatuloy. Wala yata akong taong nakausap ngayon na hindi ko sinasabi ito. Kahit anong problema mo, huwag mawawalan ng laman na pangarap ang puso mo. Regardless kung anong sitwasyon mo ngayon, huwag mawawalan ng pangarap ang puso mo. Nagkakaedad ka, kahit nagkakaedad tayo, huwag mawawalan ng pangarap ang puso mo. Marami po ako nakakausap na matatanda, may edad na,
parang puro testimony na lang ng problema ang sineshare. Last time po, pumunta kami sa farm, may dinalo po kami. May kakilala ako doon, mga tatay na may edad ng konti. Nagpapaypay na lang. Naghihintay umalis yung alinsangan, yung init. Parang iniisip po, Lord, kung may sarili lang lupa ito, nagdidilig na ngayon ng farm nila, ng halaman. Kasi hindi ko po pangarap yung ano. Pag tumanda, wala nang ginagawa. Sobrang ito po ang gusto ko pong mangyari sa dulo ng buhay ko. Nakikita ko yung sarili ko, prinosper ni God. Tumutulong po ako na matupad ang pangarap ng iba. Tumutulong po ako na gumanda ang buhay ng iba. Nakikita ko po ang sarili ko na hindi nanghihingi sa mga anak. Pagkatapos, dadalawin ko kayong lahat, magsosolicit ako, hindi ko po nakikitang ganun ang buhay ko. Ang alam ko, dadalo kayo sa akin at ibe-bless ko kayo. And that is my dream in my heart. Hallelujah. Mga magulang na hindi umaasa sa anak, kung bumalik sila at mag-bless sila, thank you Lord. Pero anak, hindi kayo magiging burden kami ni mami mo at daddy mo. Ano yung dulo ng buhay mo ngayon pa lang? Sana mangarap ka na at lakaran. Hindi kailangan bago mamatay, bago magkaroon ng katuparan. Sayang naman. Kaya, napakagandang pangarapin natin. Isa po ito ah. Lord, gawin niyo pong maging mabilis na makakilala ang aking pamilya para po sila mas mahaba pa ang ipaglingkod nila sa Panginoon. This coming Sunday, invite your family po. Kahit po sa Wednesday na gathering natin, lalo sa anniversary natin. Walang pinakamaganda at pinakamaligayang buhay, kundi may buhay na nabuo at naayos na kahit hindi po sabihin ikaw ang ginamit, kaya ang taong iyon ay nakakilala sa Panginoon. Ang iyong pagkakaloob ay nagagamit para may ibang tao na maging maayos ang buhay. Yung paglilingkod mo ay ginagamit ng Panginoon para may maging maayos na buhay. Wala tayong sayang na tunay na gagawin para sa Diyos. Muli, piliin natin ang laban na may malaking pakinabang. Tumulong tayo, maglingkod tayo, huwag ka lang mangarap para sa sarili. Tingnan mo ang maraming tao na naghihintay ng paglilingkod mo. Taas natin dalawang kamay natin sa Panginoon. Oh, thank you God. Thank you Jesus. Lord, siguro kung meron mang distinction ang Praise Church Manila, oh God, kami yung simbahan na hindi naman talaga nagsimula na may kaya agad, meron lahat. Napakahirap din po ng dinaanan namin, nagsimula sa wala. Pero lumakad kami sa pananampalataya na may malaki kaming Diyos na hindi niya kami pababayaan. Meron kaming malaking Diyos na tumutupad sa aming malalaking pangarap. Meron kaming malaking Diyos na sumusuporta, Panginoon, sa mga pangarap na sain ng aming puso, O Diyos. Father God, in Jesus' mighty name, my prayer mula sa pinakabata na narito ngayon pa lamang, hindi namin kailangan tumanda bago maranasan ang kaginawahan at kagandahan ng buhay. Ngayon pa lang, niyayakap namin, iba ang buhay na naglilingkod sa Panginoon. Iba ang buhay na nagmamahal sa Diyos. Iba ang buhay na handang ibigay ang lahat para sa Panginoon. Lord, our life is too short, sobrang iksi, para kami magkamali. Ngayon pa lamang, O God, we ask for wisdom, discernment, and covering of the precious blood of Jesus. Lagi niyo isanctify ang gusto ng puso namin. Kung ito ay para sa sarili lang namin, huwag mong tuparin, Panginoon. Pero kung ito, ang daming makikinabang, mau-honor si Jesus, so be it, O God. Habang nakataas ang inyong kamay, balikan mo yung pangarap mo sa Diyos. Habang nakataas ang iyong kamay, balikan mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Habang nakataas ang iyong kamay, balikan mo ang personal relationship mo kay God, your devotion. Sa pagtaas mo ng iyong kamay, balikan mo ang pangarap mo sa iyong pamilya. Sa pagtaas ng iyong kamay, tanggapin mo ang suporta ng Diyos. Tanggapin mo ang biyaya ng ating Panginoon. Tanggapin mo, O, sa pangalan ni Jesus,
ang inihanda ng langit para sa iyong buhay. Ngayon pa lamang, we will declare, O God, next Sunday as we celebrate our 22nd anniversary, you will double the anointing and blessing and breakthrough and victories in our lives, O God. Doble-doble pagpapala, double restoration, O God, ang gagawin mo. Mabubuhay ang mga cell group, mabubuhay ang mga ministries, O God. Mabubuhay, Panginoon, ang maunlad ang mga outreaches. Ngayon pa lamang, kung meron kang kinausap dito, O God, na encourage at totoong lumaban, Panginoon, gustong balikan na kanyang buhay, we give you all the glory, we give you all the praises and honor. In Jesus' name, amen at amen. Thank you, Lord. Thank you, God. Tayo po ay magbibigay na sa umagang ito. Bago po tayo magbigay ay may gusto lang po akong share. Before ko po i-share yung verse, gusto ko mag-share ng simple testimony. Bago po ako maging isang full-time wedding photographer, nagtrabaho po ako sa isang company for 8 years after graduation. So I stayed there for 8 years, and yun nga, I decided to jump full-time sa photography. So I've been doing events for siguro less than 10 years. Ganyan po. Ngayon nga, sabi ko sa Panginoon dati, Lord, baka pwede naman maglambing ako na baka pwede hindi na ako maging empleyado po uli. Kasi parang sabi ko sa sarili ko, hindi ko na kayang maging employee. Then, yun nga, alam naman po natin, pandemic happened. And yung time po na yun, ikakasal po kami. Sabi ko, kailangan magkaroon ako ng trabaho. So to cut it short, nag-apply po ako ng bagong trabaho nung pandemic. So imagine niyo po, yung span ng pandemic was 2.5 years. Meron po akong day job noon. Then during that time, pinakita sa akin ng Panginoon that I can earn even dun sa mga bagay na hindi ko alam kung paano mag-earn. So yun nga, nagkaroon ako ng day job. Nagkaroon ako ng mga editing jobs from abroad. Meron akong friend from Australia. Ina-edit ko yung wedding photos nila. Yun, isa sa mga nagbigay ng income sa amin. Nagkaroon din ako ng client sa government na they fly me to different places to take photos for them. Tapos, konti-konti, bumabalik na rin yung weddings. Tapos, meron ako mga freelance. Meron din akong sariling studio. So, parang overall, parang nagpatong-patong. Parang hindi ko naman na-handle yata lahat ng mga blessing. Then, after the pandemic, sabi ko sa sarili ko, parang kasi times are changing, hindi natin alam ang mangyayari, kailangan maging ready ako, sabi ko. And doon, hindi ko nalaman na I was developing a different kind of fear inside me. Na parang nagiging anxious ako about the future. And sobrang takot ako na mawala na naman ang trabaho. So that time, day job, may day job ako for 5 days, may ine-edit ako sa gabi, weekends meron din. Sundays dati, ang hirap-hirap i-give up niyan sa totoo lang kasi ang laki-laki na mawawala sa events. Pero minsan hindi na rin ako nakapag-church. So yun nga, going back, hindi ko talaga na-handle yung pagbalik ng mga trabaho. Until the Lord encountered me and gave me this passage. Ito ay isa sa mga devotion ko. It's in Ecclesiastes 5:18-20. Sabi dito, "Then I realized that it is good and proper for a man to eat and drink and to find satisfaction in his toilsome labor under the sun during the few days of life God has given him, for this is his lot." Sabi dun, ayaw ni God na nagkukumahog tayo sa pagtatrabaho. Gusto niya, nag-enjoy tayo dun sa time na nandito sa atin. Sabi dun, "For this is his lot." Ibig sabihin nun, yun yung kapalaran natin. That's our fate. Okay? Hindi dinesign ni God na meron tayong trabaho, tapos parang hindi natin na ma-manage yung ibang bagay sa buhay natin. Verse 20 sabi dun, "Moreover, when God gives any man wealth and possessions and enables him to enjoy them, to accept his lot and be happy in his work, this is a gift from God." Okay? Sabi dun, ito yung pinaka nag-strike sa akin. Sabi dun,
he seldom reflects on the days of his life because God keeps him occupied with the gladness of the heart. Tinatanggal po ni God yung mga worries natin for the future. Ayaw niya talaga na nag-worry tayo about what to eat, what to wear. Gusto niya na settled tayo sa Kanya at acknowledge natin that He is the giver of these things. Okay? So, bakit ko sinishare to bago tayo magbigay ngayong araw na to? Kasi yung career po natin at finances po natin, magkasama po yan. Okay? Kung paano ka ibibless ni God sa career mo, then you are also able to give Him back. Alright? So, pag na-acknowledge po natin na God is the God of our finances, okay? Lahat ng mga bagay galing sa Panginoon. Only such time that we are able to give Him back what is His. Okay? So, this morning, yun yung idalangin natin sa Panginoon. Lord, may we give to You with the gladness of the heart, Father, yung maluwag sa aming puso at ma-acknowledge namin, God, that You are the giver of everything that we have. So manalangin po tayo bago po tayo magbigay ng ating tithes and offering. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Una sa lahat, Panginoon, tanggapin mo po ang aming offering sa iyo, Panginoon. Mahal ka namin, Panginoon. And gusto namin i-acknowledge, Panginoon, na Ikaw ay God of our lives, and even in our offerings, in our finances, Ikaw ay Panginoon dito, Panginoon. So Lord, we honor You today with our tithes and offering. May we enjoy, may we give with a cheerful heart. In Jesus' name, amen. Amen. The day You made, I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day You made, I'll rejoice and be glad in You. Oh, 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 oh. This is the day You made, and Your mercies are new, Your promises true. This is the day You made, I'll rejoice and be glad in You. There's a supernatural grace rising up in tayo po'y lahat ay tumayo, come on. Let's worship the Lord. It has to be made, oh Lord. Put your hands together. So my heart, yes, I will sing. You are good, You are good. So my heart will sing, You are good, You are good. And with everything, I will praise, oh, 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 oh. Sing. This is the day You made, so I will give You praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in You. This is the day You made, so I will give You praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in You. This is the day You made, so I will give You praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in You. This is the day You made, so I will give You praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in You. Ooh. And with everything, I will praise, so my heart will
sing. You are good, you are good. And with everything, I will praise, oh, 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 oh. Okay, manatili lang po tayo nakatayo bago tayo mag-group huddle. Two announcement lang, rally po talaga natin yung pamilya natin this coming Wednesday. Pastor Danny Orquico and his family will come. So lalo na kung ngayon ka pa lang o nag-iisa ka pa lang sa church, please invite for the first time yung family nyo po this coming Wednesday. And then mamaya naman po, kung marunong po kayong kumanta, ini-invite po namin kayo sa choir. Lahat po ng mga nagbibideo, okay po dito. It's about time na umawit naman tayo pa. 101 Boys Choir. And then, mabilis lang to, mabilis lang. Kuya Lester, Ate Lee, pwede ba punta muna po kayo dito sa unahan? Ipagpe-pray lang po namin kayo. Ano po, Ate Lee and Kuya Lester. Nako, pabalik na po sila sa Amerika. Mamayang gabi or bukas po. Ano ho? So, pabao naman natin yung prayer. Ano po, sa kanila. Thank you, God. Okay. Mga kapatid, noong last Sunday, inawarda natin yung nanay ng bayan, si Nanay Puring. Grabe po, ano? Ang Catalan Quijano family is a great blessing to us. Si Kuya Lester and Ate Lee is our spiritual advisor. Sobrang ino-honor natin yung wisdom na mula sa kanila. Sabi ko nga, Lord, ito yung isang somehow lamang namin o favor namin na meron kaming tinitingala, nililingon, na pwedeng gayahin ho talaga sa paglakad sa Panginoon. Kaya, bakasyon po nila ngayon pero hindi sila tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Nakaka-anim yata sila mahigit na katao isang araw para po mapaglingkuran. Babalik ko sila sa Amerika, pero ang puso nila laging naiiwan sa bansang Pilipinas, lalo na sa church po natin. I believe ganun po tayo ka-importante po sa kanila. Kuya Lester, bago namin kayo ipag-pray, pwede ba kahit few words lang, kuya? Can you say your ano po? Total anniversary naman namin. Uunahin na namin ni kuya. Well, kung ano ho yung sinabi ni Pastor kanina, yun na yun. Biro lang po. Natutuwa lang po kami at makita kayong lahat. Makita ang ginagawa ng Diyos sa inyong buhay. Parati kong nililingon, yung future generation, yung anting pong mga ginagawa ngayon ay hindi na po para sa amin, hindi na para sa mga tatay at lolo dito, kundi para sa mga apo at magiging apo sa tuhod. Sapagat may nakalaang malaki ang Panginoon sa buhay po nating lahat. So, ganun lang po kasimple at ako yung nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating pastor, sa inyong praise and sa dedication ng praise and worship team, sa mga media, sa bawat cell group leader. The Lord will reward you accordingly. Makikita niyo po ang bunga. Hindi po namin akalain na sa paglilingkod, sa sinisimula ng mga churches, napakaliit na lamang, pero hindi po natin alam sa maliit na, na butil na pinagkaloob natin, malaking bunga at maraming bunga ang nakalaan sa kinabukasan. Kaya, maraming pong salamat sa inyo lahat, sa inyong prayer, sa inyong pastor, purihin ng Panginoon. The glory belongs to God. Wala po sa amin. Wala po sa inyong naglilingkod. It's the Lord. Ang glory nasa Panginoon. Ate Lee, si Ate Lee muna, hindi atin papayagan. Ito ang nagturo sa atin na kung maglilingkod ka lang din, itodo muna. Kaya yung itsura ni Ate Lee, nakakahiyang hindi maglingkod. Sila po, nagbabattle din ho sila sa karamdaman. Pero hindi nagbago ang paglilingkod. At walang bakas na magbabago po. Ate Lee, few words para ho sa praise family niyo po. Natutuwa kami dahil 22nd year na ng praise
At alam ko na hindi titigil to. Dahil una, nandito ang Panginoon, nandito ang bawat isa. Pero higit sa lahat din, mahalin niyo yung pastor niyo at yung pamilya niya, suportahan niyo. Kasi pag nahina ang pastor, mahirap magpatuloy. At nagpapasalamat, sabi ko nga ganun, pwede ho bang hiramin ang pastor niyo 3 taon lang sa LA? Payag ba kayo? Hindi. Hindi kayo payag. O sige. Pero patuloy nyo kami panalangin sa Amerika dahil nag-start kami ng church at alam ko kung ano ang inumpisahan ng Lord dito, gagawin din sa Amerika. Maraming marami pong salamat at happy anniversary sa Diyos ang lahat ng papuri. Purihin ng Panginoon. I-stretch natin yung kamay natin kay Kuya Lester and Ate Lee. Panginoon, sa iyo ang papuri. Wala ho silang balak kailanman agawin yung glory na para sa iyo. Pero somehow, Lord, ang daming andito ngayon kasi bunga sila ng paglilingkod ni Kuya Lester and Ate Lee. Panginoon, salamat. Even yung profession nila, ginamit nila sa paglilingkod sa iyo. Sila po ang nagturo sa amin paano magmahal sa Diyos. Sila ang nagturo sa amin paano maging generous, Panginoon. Sila yung nagturo sa amin paano maglingkod talaga ng todo sa iyo, O God. Panginoon, ito ang declaration din namin. Totoo yun, we agree. Kung anong ginawa mo, Panginoon, sa Praise Church, gagawin mo sa NBC Family, O God, New Beginning Church na kanilang pinagpapastoran. And I sense in my spirit, O God, new generation will come, Panginoon. May establish yung next generation leaders, O God. At may tatayong youth pastor, Panginoon, sa NBC, O God. Salamat, Lord, sa kanilang pagbalik sa Amerika. Ingatan mo sila. Bigyan mo pa sila ng maraming mga taon, lakas, na patuloy nilang makikita ang kabutihan mo at katapatan mo, lalo na sa kanilang mga kaapu-apuhan. Ang Praise Church family ay grateful sa kanilang paglilingkod. Maraming po salamat. Pagpalaan niyo po ang aming group huddle, Panginoon. In Jesus' name, amen at amen. Thank you po. You can now proceed to your group huddle po. God bless po.